Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw ating subaybayan ang ikatatlong yugto sa kwento ng buhay ni Marco at Teresa na pinapamagatan ang paghihiganti ni Eliot. Pagdating ni Eliot sa opisina, "Sir, tumawag na ang Vasquez na makikipag-meeting sa iyo. That's good news," sagot ni Eliot. Samantala, hinanda ni Teresa ang sarili dahil gusto niyang makilala si Eliot. Pumunta si Teresa sa opisina kasama si Marco at sinama naman ni Eliot ang pinsan niyang si Marian para makita niya at makilala si Teresa. Pagdating ng opisina, "Hi Mr. Eliot," bati ni Teresa. "Hey bro, have a seat," bati rin ni Marco. Nakipagkamay si Eliot kay Teresa at nakatitig ito sa magandang mukha nito. Kahit buntis si Teresa, lumalabas pa rin ang napakaamong mukha niya. Kaya napatitig na rin si Marian. Taas kilay naman si Teresa at binawi ang kamay sa lalaki. Nag-uusap lang sila about business at gustong pumasok ni Eliot sa company ni Teresa. Hindi pa sumasagot si Teresa dahil pag-iisipan niya ito. Matapos ng mahabang usapan, lumabas si Eliot at Marian. "O ano, lovely wife, what's your decision?" tanong ni Marco. "I'll think of it." Malakas ang pakiramdam ni Teresa na ang lalaki may ugnay sa kanya. Kukuha siya ng magandang time para matanong ang ama tungkol sa company ng lalaki. Paglabas ni Eliot at Marian ng opisina, "Kas, ang ganda pala ni Teresa. Sayang, sana siya ang naging asawa mo." Tawang saad ni Marian. "Di ba Kas, ang ganda niya? Kahit buntis, sana makapasok ka na sa kumpanya at papayag siya sa inaalok ko." Saad ni Eliot. "Kas, aalis muna ako. May bibilihin lang ako sa mall. Mag-uusap tayo mamaya." Pamamaalam ni Marian. Samantala, pumunta naman ng mall si Clemmy at Doña Vivian. "Bitch!" Malakas na sigaw ni Marian nang may nakabangga sa kanya. "Hoy! Huwag mo akong mabitch-bitch dyan. Baka masampal kita." Malakas na sigaw ni Clemmy. "Hoy! Sa laki ng mata mo, hindi mo tinitingnan ang dinadaanan mo. Tanga!" Singhal ni Marian kay Clemmy. "Hoy! Ikaw ang umilag pag nakasalubong mo ako." Sagot ni Clemmy. "Hoy, babae kang haliparot ka. Sa kapal ng makeup mo, akala ko mascot." Pang-iinis na sagot ni Marian. "Hoy, baka hindi mo ako kilala." Sagot naman ni Clemmy. "Wala akong balak na kilalanin ka. Kung isa ka rin lang namang kutong lupa." Pang-iinis pa din ni sagot ni Marian. Sa sobrang ingay ng dalawa sa mall, agaw pansin na silang dalawa ng mga tao na naroon. "Clemmy, tama na!" suway ni Doña Vivian sa anak dahil nakakahiya na sila sa mga taong nakakita at nakakarinig sa banggaan nila. "Etong tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Sa oras na magkita tayo, humanda ka." Banta ni Clemmy dito. "Ikaw ang humanda dahil hindi kita uurungan." "Clemmy, umuwi na nga tayo, nakakahiya ka." Saad ni Doña Vivian. Agad namang umuwi si Clemmy at Doña Vivian, bitbit ang mga pinamili nila. "May oras din ang babaeng yun." Galit na saad ni Clemmy sa sarili. Habang naiwan naman si Marco at Teresa sa loob ng opisina, "Lovely wife, by the way, may tanong ako sa'yo. Kilala mo bang lalaking papakasalan mo sana? Yan ang gusto kong malaman kung sino siya." Sagot ni Teresa. "Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang mo?" sabi ni Marco. Dahil yun lang ang tanging paraan para malaman niya kung sino ito. "Hindi ko pwedeng tanungin ang magulang ko dahil ayaw kong ibalik muli ang nakaraan." Sagot ni Teresa. "Wala ka bang naisip or clue kung sino at anong family siya?" tanong ulit ni Marco. Umiling lang si Teresa sa tanong ni Marco. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapang iyon. Ayaw muna niyang sabihin kay Marco ang kanyang pinaghihinalaan hanggat hindi pa siya sigurado. "Bakit natanong mo yan?" tanong ni Teresa. "Wala, naalala ko lang." sagot ni Marco. "Halika na lovely wife,
Umuwi na tayo at makapagpahinga ka na. Habang papauwi si Teresa, may tumawag sa kanya. Teresa, nakalabas na si Doña Vivian at Clemmy. Saad ni Ray, pinsan ni Teresa. Ha? Paano? Bakit? Sino nagpiyansa sa kanila? Sunod-sunod na tanong ni Teresa. Ano yun? Sinong tumawag? Tanong ni Marco. Si Ray, nakalabas na raw si Doña Vivian at Clemmy. Sagot ni Teresa. Lovely wife, don't be stressed. Manganganak ka na sa susunod na buwan. Ako na lang bahala sa kanila. Samantala, pinapagalitan naman ni Doña Vivian si Clemmy. Ano na Clemmy? Wala ka pa ding nagawa na paraan? Puntahan mo si Elliot sa opisina niya. Galit na bulaslas ng ina. Ma, palaging wala si Elliot sa opisina nito at hindi ko alam kung saan ito nakatira. Naiiritang sagot ni Clemmy. Aba Clemmy, gamitin mong utak mo kung ayaw mong balikan tayo ng hampas lupa na yan. Oo mami, gagawin kong lahat magkagusto lang si Elliot sa akin. Sagot ni Clemmy sa ina. Kinabukasan, maagang nag-apply si Maria ng trabaho sa kumpanya ni Teresa. Ano kayang mangyayari? Matatanggap kaya si Marian? Abangan natin ang susunod na kabanata.